Magandang araw sa lahat. Isa ang kalamansi na mabisang pangontra sa mga aswang. Kaya ang kwentong to ay tungkol sa paano ko nalaman na ang kaharap pala namin ay isa palang aswang. Ang pangalan ko pa ay Minerva. Pinalaki akong hindi ganun kadali makuha ang tiwala. Sa ibang sabi, ako yung tipo ng tao na hindi mo basa-basa makukumbinsi. Wala akong tiwala sa lahat nang bigla na lang pumapasok sa buhay namin. Taong 2001, sa probinsya ng Leyte. Dito ako nanatili sa side ng tatay ko. Broken family kami. Ang mama ko sa Bohol. Ang kasama ko lang sa side ni Papa ay yung mga kamag-anak din namin. Dahil single na ulit si Papa. Ang dami mga babae ang lagi nagpapapansin sa kanya. Kahit madalas siyang pinag-iingat ni Lola sa mga babae, sige pa rin sa kakababae si Papa. Wala eh. May itsura kasi ang tatay ko. Kaya hindi nakapagtataka na lagi siyang napapansin. May usapan kasi sa probinsya namin bago ko dumating doon. Meron daw gumagala ni isang aswang na babae. At ang sabi pa sa chismis, nabibiktima raw ng mga pogi. Hindi naman ako matatakot din sa mga aswang. Sa katunayan, hindi nga ako naniniwala noon. Sa pananaw ko kasi noon, katang isip lang yun para ipanakot sa mga bata. Bukod sa babaero ang tatay ko, lagi rin siyang tambay sa bilyaran. Nang minsan nagpunta ako doon, mga alas 9 na ng gabi, nagtaka ako sa nakita ko. Lahat kasi nang nandoon, nakatingala sa may bubungan. Sinabi sa akin ni Papa na meron daw kasi malaking ibon na dumapo doon. Mas malaki pa raw sa agila. Ang hinala ng mga nandoon, may naaswang daw. Ilang ulit pong minamamata ang malaking ibon sa barangay namin. Kahit kasi maraming bahay sa amin, pinapalibutan naman kami ng malalaking puno. Tapos kaunting lakad mo lang, may ilog na. Sa likuran ng ilog, liblib na. Kaya hindi ro talaga malabo na bahaya ng aswang yung ganong lugar. Pero kahit na ganon, hindi pa rin ako nakukumbinsi ng mga kamag-anak ko na may aswang. Hanggang isang araw, biglang may dalala si Papa sa bahay. Maganda babae, halos luwa na yung dibdib. Sa pagkakatansya ko, ilang taon lang ang tanda niya sa akin. Nasa 20 to 25 lang yata. Mahilig kasi si Papa sa mga bata, tsaka sa mga mapuputi. Pinakilala ni Papa sa lahat ng kamag-anak ko, yung babae na yun. Geneva raw ang pangalan. Nagustuhan siya ni Lola ko, pati na rin ang iba ko pang pinsan. Pero ako, unang tingin ko pa lang sa kanya, wala na akong tiwala. Hindi ko kasi maipaliwanag yung kakaibang amoy na nalanghap ko sa kanya. Nung lumapit siya sa akin para magpakilala, may naamoy ako malansa sa kanya. Hindi naman mabaho at hindi rin masakit sa ilong. Pero ako pansin-pansin yung amoy at palagay ko, ako lang yung nakakaamoy noon. Sa lahat ng babaeng dinekwat ng tatay ko, si Geneva lang ang mukhang sineryoso niya. Palagi na kasi nagpupunta si Geneva sa bahay. Kung minsan nga, magkasama na sila nitutulog ni Papa sa kwarto. Habang ako, nasa may sala lang. Hindi ko makakalimutan nang minsan dumating si Geneva sa bahay. Nagkataon kasi na wala sila Lola. Si Papa naman, naliligo sa banyo. Bali dalawa lang kaming nasa sala ni Geneva. Pinipilit niya akong kausapin. Pero hindi ko siya pinapansin. Salita lang siya ng salita. Dahil medyo nairita na ako, bigla ko siyang nilingon. Medyo nabigla din ako sa nakita ko. Kasi nahuli ko na parang kakaibang tingin niya sa akin. At yung mata niya, parang naging kulay pula ng panandalian. Hindi ako sigurado kung namalikmata lang ba ako o ano. Pero napansin ko si Geneva na parang nailang sa akin. Bigla siya nag-iwas ng tingin. Hindi niya siya makatingin ng diretso sa akin. Dahil doon, niisip ko na baka may tinatago siya. Isang bagay na hindi pwedeng malaman ni Papa. Doon nagsimula ang paghihinala ko sa kanya. Sa tuwing pupunta siya sa amin, palagi ko siyang inoobserbahan. Normal pa naman ang kilos niya noon. Pero sadyang iwas po siya sa akin. Napansin ko rin na pupunta lang din siya sa bahay kapag nasa kabilang bahay sila Lola. Meron pa kasi kaming bahay na isa eh. Doon talaga ang main. Pero yung tinitira namin ni Papa, pinahiram lang sa amin na tito ko yun. May pagkakataon na nagsasampay ako noon sa bakura namin. Gabi na noon eh.
Mga alas 6 ata. May pagkakataon nun, nagsasampay ako sa bakuran namin. Gabi na nun, mga alas 6 ata. May okasyon sa kabilang bahay, kaya ako lang yun nandoon. Si Papa naman, maaga na lasing. Tumating po si Geneva. Sumenyas lang po siya sa akin. Napupunta niya si Papa. Pumasok po siya sa loob. Pero ang hindi niya alam, sinundan ko siya. Sinara niya yung pinto. Nagpunta ako sa may kabilang kwarto. Doon sa miligayan namin ng gamit. Gumawa talaga ako ng butas doon para nababantayan ko si Papa kapag silang dalawa lang. Pagsilip ko, nakita ko may pinayad si Geneva na langis kay Papa. Nagising si Papa, pero ayos lang naman daw sa kanya. Ngumiti pa nga eh. Nagtaka naman ako kung ano yun. Pero hindi man ako nagpahalata. Hinayaan ko na lang muna. Mas lalo ako nag-interes na malaman kung sino ba talaga siya. Kaya kinabukasan ng hapon, kinulit ko yung pinsan kong lalaki na si Rene. Nagpasama ako sa kanya. Nasundan nga si Geneva. Sabi kasi ni Papa, malapit lang daw yung bahay ng babaeng yun. Habang naghihintay kami na lumabas sa bilyaran si Geneva, nakarinig na naman ako ng usapan doon sa may tindahan. Ang sabi nila, may nagpakita na naman doon ng malaking ibon. Kinumpirma nila na aswang yun. Kasi umaalagi doon yung malaking ibon doon sa bahay na buntis. May nakapagsabi din na baka raw babae yung aswang. Kasi bukod sa ibon, meron din babaeng namataan na umaakit sa puno ng nyog. Base sa mga mangnyonyog, hindi na raw bumaba yung babae. Kutob nila, aswang yun. Una kasing namataan ang aswang sa nyog noong 90s. Palihim namin sinundan si Geneva. Hindi nagtutugma yung sinabi ni Papa na malapit ang tirahan ni Geneva. Kasi magkakalahating oras na kami nasunod, sakaling namin natanaw yung bahay ni Geneva. Pagliko niya, bigla siyang nawala sa paningin namin na rin eh. Nagulat na lang kami nang bigla siyang magsalita sa likuran namin. Tinanong niya ako agad kung sinusundan daw ba namin siya. Hindi na ako nagkaila. Gusto ko rin naman siya kumprontahin. Pinagbantaan ko siya na sa oras na malaman ko kung ano yung pagkatao niya, papalayasin ko siya sa buhay namin. Tinawala lang ako ni Geneva. At sinabi niya na wala naman daw ako malalaman. Matiniro siyang babae. Pero habang sinasabi niya yun, halatang hindi siya komportable. Parang nababahala na ewan. Pagkatapos nun, nagbidali na siyang umalis. Nalingat lang kami saglit. Nawala na siya kaagad. Habang naglalakad kami pa uwi, nabanggit ni Rene na baka itong si Geneva ay isang aswang. Dahil dun, napaisip ako. Kasi natanta ko. Paano nga kung oo? Kakaiba kasi yung mga galawan niya. Naalala ko yung chismis, yung aswang, pakay niya, yung mga gwapo. Dahil dun, hindi na matahimik ang utak ko. Lalo ako naguluhan. Sa mga nakalipas na araw, hindi ako naging kampante. Walang kaalam-alam si Papa na umaalis ako para magpunta sa mga albularyo. Meron kasing parang bahay ng albularyo sa bayan. Sa kanila ako nagtatanong tungkol sa mga aswang. Sabi ng isa sa kanila, para daw malaman kung aswang yung kaharap mo, kailangan mo ng langis na kumukulo. Sakali man na hindi raw kumulo, magtimpla daw ako ng kalamansi tapos sa painom. Kapag daw nagbagay mata at biglang nangiti mama ko, matik na aswang daw yun. Sa impormasyong yun, malaki ang binayad ko. Pag uwi ko sa amin, nag-isip na ako kung paano siya mapapainom ng kalamansi. Wala kasi ako langis eh. Ang mahal-mahal ang presyo. Sumakto na nang umuwi ako sa amin, nagiinuman sila Papa kasama niyong iba niyang kumpare. Siyempre, nandoon si Geneva. Grabe makalikis kay Papa yun. Nag-aabang lang ako noon kung merong iutos sila Papa. Pagkakataon ko na kasi yun para maglagay ng kalamansi sa tubig. Hindi pa nga ako sigurado kung gagana ba yun. Gusto ko lang talagang subukan. Nang maubos ang tubig nila Papa, nagpresenta na akong kunin yung pichilela. Ako na yung naglagay ng tubig sa kusina. Hinila ko si Rene. Siya kakay magbantay. Kasi baka biglang pumasok yung Bruhilda. Nagsuggest naman itong si Rene. Nagawan ko na lang doon ang sariling juice si Geneva. Hindi sinunod ko. Mas okay yun. Tinimplahan ko si Geneva ng mango juice. Dinamihan ko ng powder para hindi niya maamoy yung kalamansi na nilagay ko. Pagbalik ko sa inuman,
Binigay ko na rin yung tubig. Inampot ko naman kay Geneva yung mango juice. Ayaw pa nga sana niyang tanggapin eh. Pero pinilit ko siya. Pinilit din siya ni Papa. Sabi ni Papa, minsan ko lang daguman sa mga babae yun. Siguro dahil rin sa iya, tinanggap na lang ni Geneva. Inamoy niya pa yung juice. Bago niya inumin, tumingin pa siya sa akin. Para siyang kinakabahan. Pinagmasdan ko lang siya. Naubos siya po yung juice. Pero wala naman nangyari. Tinawag ko sa rin eh. Sabi niya, baka raw kailangan maghintay. Dalawang kalamansi lang kasi nilagay ko eh. Naghintay-hintay pa kami rin eh. Habang nasa sala sila, nakatanaw lang kami kay Geneva. Makalipas ang isang oras, napansin namin na nauubo na si Geneva. Sandali siya nagpaalam kay Papa. Tapos nagpunta siya sa may kusina namin. Kaming dalawa na rin eh. Sinunda namin. Baka ako may epekto na yung kalamansi. Pagsilip namin sa kusina, sumusuka sa lababo si Geneva. Nang mapatingin siya sa amin, napasigaw kami na rin eh. Nabulabag sila Papa sa inuman nila. Kasi yung sabi ng albularo sa amin, tama. Si Geneva po kasi, nag-iba ang kulay ng mata. Naging kulay pula na merong itim. Humaba rin yung kuko niya maitim. Mukha na siyang halimaw. Paglapit ni Papa at iba pa namin kamag-anak, nadat na nila si Geneva na parang namimilipit sa sakit ng lalamunan. Nalaki mata ni Papa. Parang nawala yung tama niya noon. Hindi naman malaman ni Geneva kung ano yung gagawin niya. Wala siyang ibang lalabasan kundi yung pinto lang na kinakatayuan namin. Nagsigawan na sila tita, pati si Lola. Nang marinig na mga kainyuman ni Papa ang salitang aswang, nagpuntahan na rin sila. Kaso, nagpulasin din kami nang lumapit si Geneva. Natakot kami kasi mukha siyang mabangis. Humawak agad na pumalos si Lola. Tapos yung mga kainuman ni Papa, nagsilabasan. Inabangan nila sa bakura namin. Pero pagdating doon, gumapang daw sa may puno ng nyog. Pagkatapos, nakita nilang may malaking ibon ang lumipad palayo. Tulala at balisa si Papa noon. Hindi siya makapaniwala na yung hinahalik-halikan niya ay isa palang aswang. Ang babaeng aswang sa barangay namin. Mabuti lang talaga, wala pang nangyayari sa kanilang dalawa. Naalala ko may pinapahid kay Papa na kung anong langis. Tiningnan ko yung buong katawan niya, pero wala namang siyang rashes. Kinabukasan, dinala ko si Papa dun sa albularyo para ipatingin. Nalaman na yung pinapahid kay Papa ay parang uri daw ng gayuma yun na kung saan mananatili lang daw na maganda si Geneva sa paningin niya. Siguro na magbago siya ng anyo, hindi niya napahiran si Papa. Pinaganap si Geneva sa barangay namin habang si Papa hindi makalabas ng bahay dahil sa kahihiyan. Hindi naman siya minamata ng mga kapitbahay namin. Naintindihan pa nga siya, si Papa lang talaga ang nahihiyang lumabas dahil hindi niya matanggap na isang aswang ang nilalaplap niya. Hindi namin siya makausap, pero palaging gusto niya mapag-isa. Galit na galit siya kay Geneva, na tipong kapag nakita niya raw, siya raw mismo ang papatay. Tinuro ko naman sa mga tanod kung saan yung daan papunta sa bahay nila Geneva, pero nang puntahan nila doon, hindi pala doon nakatara si Geneva. Mukhang naisahan niya ako nung sinusundan namin siya. Nang pumutok ang balita na yun sa amin, halos lahat ng tao pinaghanap na si Geneva. Bagay na naging dahilan para si Geneva na mismo ang kusang umalis. Wala namang nasaktan si Geneva sa amin, pero hindi kami pwede maging kampante. Lalo na ako. Alam kong inis na inis siya sa akin kasi ako ang nakadiskubre. Hindi ko din naman inakala na totoo palang epekto ng kalamansi. Magmula nun, kapag may nakakagusto kay Papa na babae, pinapainom ko nilang muna ng kalamansi juice, paninigurado lang. Bago ko tapusin ang kwentong to, gusto ko na ipaalala sa lahat na ang mga aswang ay nagaan yung tao rin. Kaya dapat, mag-ingat tayo. Huwag tayong basta-basta magtitiwala. Hanggang dito na lang po, Sir Paul. Thank you and God bless you. Magandang araw po.